Yung para malaman na lahat, since feeling ko yung iba, aside from Facebook, ang una nang ino-open pagkagising, TikTok. TikTok kagad. Oo. Pero na naman tayo sa ano, sa double zap no and triple pakbet team natin for execution. Pero NXP solid guys. Ang alam ko, defending champion sila sa ibang tournament. So, nakita ko nga yung mainit. Poster. Kasi nag-post tayo ng poster. Si Taguro nag-post ng poster. May nag-comment doon na champion poster ng NXP. Oo, ng poster din. Oo, kasi na, nagkagulo na yung magkabilang fans. Pero ito lang ha, pinoint out rin ni Kamon, si Etomax eh. Hindi naman excited yung execution na makalaban yung NXP. Dumayo pa sila dito kahapon. Nagkas pa si Chuck, no? Oo. Oo. Tapos may ibang Patrick pa nun. Kaedik. Patrick Kaedik. Kapitan Etomax. Akala nung mga iba kanina, fake news yung Patrick. Ayan na. Kahapon, nung nandito sila, meron tatlong pick yung NXP solid. Mm-hmm. Meron daw, kumbaga ba, tres compadres doon eh. Kaso naban yung isa, naban out yung isang Matilda. Pero kumbaga ba, meron silang tatlong pick na pinapriority lagi dun sa first three picks nila, which is yung Ling, yung Akai, saka yung Matilda. Ooh. Abisado ni Kapitan Etomax kung paano laro maro. So siguro, nakita nila yung Ling, so alam nila na paparating na siguro tong Akai or kung meron pang isa. Tingnan natin kung paano mangyayari. Oo. Mainit agad. Feeling ko dito sa laban ng dalawang team natin, almost same kasi yung ano nila, yung parang nagre-roster din sila. May dalawang bagong player. Tapos dito din sa NXP Solid, may dalawang bagong player. Tapos ang pinakalabanan nila dito is going to be the draft. Yung draft, oo. Duguan talaga dito. Matugo. In pero, terms of draft. Sabihin ko lang ha, si Yawi kahapon, yung Akai niya, grabe yung mga ipit ng Hurricane Dance. Uh-huh. Ultimo si Billy, si Sapnu, napabilib. Actually, that day sa game series number 1 pa lang natin, di ba nag-Akai din si Yawi? Mm-hmm. So, kaya naging, kumbaga, kung dati ang signature hero niya is Kufra, this time, Akai. Nagpapakilala yung Akai niya. So, for execration, well, pwede sila, ay naku, nakuha din yung Chu. So, ito naman, ang pinagmamalaki ng execration, na pag meron silang Benedetta sa Kalapu-Lapu, kung tawagin daw nila yan, merong BKB. A BKB. May mga BKB daw na sideliner. Naging Dota na nga yun ang kwento sa akin. Pakbet. O magawin daw yung mga sideliner. Okay. Okay. Yun daw yung mga sideliner na may BKB na mahirap daw pigilan. Kumbaga yun ang term ng X eh. BKB na mahirap daw pigilan sa side lanes natin. Pero ito na naman again si Coach Biray natin. Ayan, Patrick Coach. Biray. Ayan, Coach. Ito meron na tayong 4 hero picks for execution. Same goes with NXP Solid. Meron na silang tatlo. Looking at the draft right now, anong masasabi mo sa draft ng dalawang teams natin? Comparison wise, so malamang dito sa first 4 picks na execution yung kanilang teamfight capability and yung talagang sa kanila pang bruiser talaga, pang huli talaga yung Sylvana. So, kumounter dito si Yawi ng Akai. So, good pick yon. Good pick yung Akai. So, tignan natin kung paano na ma-execute kasi kumuha sila dito ng ano yung core ng H2? Ling. Ling yan, Ling. Eto, ito, si Ling. Sa akin, Ling talaga. K-H2 talaga. Yun. So, question na. Tinatry dito ni siguro ni sino yung magtatangko sa kanila dito? Si Yawi. Yawi. Okay. Dito sa X eh. Sa X eh. Ano to? Yung malamang feeling ko it's either gawin nilang support Sylvana or maging support Johed. Ginawa naman nila kanina. Support Sylvana. I think gagawin nga nila ng support. Si Sylvana. Kasi kumuha sila ng Harit. Para hindi makatakas, no? Habang nag-chrono dash, tama. Para hindi na makatakas pa. At hindi masayang yung ulti nung Harit, tama? Yan, tama. So, ang gustong gawin ng execution dito sa tingin ko is gusto nilang si H2. Gusto nilang i-limit yung mabilis na snowball ni H2. So, ang dami nilang crowd control, ha. Pero, meron sila dito si Exhort. Good pick yung kinuha ni Exhort na Chang'e, tsaka yung kinuha ni Yawe. Kasi, yung is napagad na pang-protect and pang-cancel ng skills. Ayan. So, yun ay siguro yung depth time talaga. Tama okay. Si Coach Patrick. Oo, may maganda nga yung insights dito, Coach Patrick. By the way, Coach Patrick, thank you so much for that insight sa ating draft. Kung may gusto kong i-shout out, bago tayo mag-continue sa ating laro, shout out nga pala sa 30,000 viewers natin on Facebook. Yan. Ikaw, Coach.
sa patuloy na sumusuporta sa amin sa akin and sa ano, mga gusto magsimula dyan, tuloy nyo lang. Basta nakakatulong kayo. Okay, sige. Thank you, Coach Patrick. Baka kasama ulit natin siya after this game number one. So, eto na tayo mga kaibigan. NXP Solid versus Execration. Napakainit umpisa ng ating gabi. Siyempre, umpisa ng araw yung 4 p.m. Umpisa na to ng gabi. Diba? So, red side na Execration. Zapnu ang gagamit dito ng... Lapu-Lapu, we have Pakbet para sa 4. Sa kanyang Silvana, we have Pakbet with a dot. Sa kanyang Jawhead, Zamno with a 4 plus a dot on that Harriet. And Pakbet with a 4-3 sa kanyang Benedetta. Habang sa side naman ng NXP Solid, mainit kagad na sa top lane. Parehas kalahati kagad yung buhay. Ito, H2O using the link. Renny J with a Cho. Yawi, gagamit nga rito ng Akai. Pero dito naman tayo sa mid lane, sa straight ng Muntun. Tignan natin kung meron ma-pick first up yun blood. Lang. First blood will be claimed by NXP Solid. As early as 1 minute. Mainit. Exhort with the Chang'e at si James using the Exborg. Oh, mainit agad yung naging ano doon na 4 CD ng NXP Solid. Kung ano yung gustong gawin ng Execration. Mm-hmm. Imbis na hayaan nila na makapag-agree doon sa kanilang buff, why not tayo na agad yung magpakita na magpakita ng katikasan dito sa ating laro. So dahil dyan, first blood, mga kaibigan, nakakuha ng NXP Solid. Again, sa mga bago nating sa stream natin, we do have a giveaway para sa inyo after this series. So, pag may supporter badge po kayo, automatic, instead of 1,000 diamonds, 1,500 diamonds, same on YouTube. Ayan na. Ayan na. Meron tayong rotation dito sa may top lane. Pero alam naman natin na meron pang Piraga Armoring Xborg. Pero ito na nga, 2 rotation coming in here in the top lane. Pero yung Harit natin dito ha, meron naman siyang Summon Force. Pero sa H2 na aamoy niya nga kung nasaan yung Benedetta. Instantly jumps in, sabay nag-disengage using the Tempest of Blades. Nice reaction coming from H2O ha. Mainit dito yung mainit. Umpisa ni parang H2O natin, napakulad kumbaga yung tubig. Ang bilis ng kamay, nakita pa niya doon yung tumitipi na player kami in from Execution. Pero Sylvana is down. Sylvana is down, di na siya umabot din sa Cyclone Eye. Talagang in terms of momentum, hawak ng NXP Solid. As early as 2 minutes, nakapatay kagad sila ng tatlo plus a turtle objective going to their side. So dagdag na naman. Saktong-sakto daddy yung pagkakapatid ni Sylvana doon. Kasi Sylvana supposedly yung magbibigay ng vision sa Execration kung gaano nakababa yung buhay ng turtle. Pero siya yung una napatay. So diretso-diretso for NXP Solid to take that turtle. So makikita naman natin 2 minutes pa lang yung ating laro. Almost 3 minutes. Pero lumalaki yung kalamangan ng NXP Solid. For Execution, ayun na naman. Speaking of ikot, yun nga lang, pinaulanan nga rito ng Magic Sarap. Sabi nga ni Chuck, no, as in na nga lang daw yun. Pero that's another score for NXP Solid. Sa scoreboard natin, mga kaibigan, ha? Parang, ang... Speaking of Akai, no? Oo, speaking of Akai, sabi natin, kung dati Kufra kilala si, ano, si parang Yami natin, this time marang kilala siya on using the Akai. At very evident naman, 101, kalahati dito ng 14 kills nila. And look at that. Actually, nandun agad siya, nagbibigay ng information for NXP Solid na nandito na yung orange buff nitong si Zapno na may Harit na hawak. Grabe, yung laruan nila, no? Grabe ni Leash. Tapos yung pinika, pahaba nila sa may gitna, meron tayong bakbakan. Pero Renny J, makakaligtas coming from doon sa initiation of Execration. Buti na lang, no? Pero siya... pero ito nang bakbakan natin sa middle lane. Sa middle lane, meron pa na tayong bakbakan. Another Hurricane Dance, pero napaplicker nga si Lapu-Lapu. Pero pinalalim five, pa. Oh, 5 to none. Pinalalim pa yung pagkakaipit doon, ladies and gents. Kasi nakakuha pa siya ng turret damage doon. So, mas hindi na kinayang i-sustain ni parang Zapno or this Lapu-Lapu of Team Execration. Tapos, hindi na siya pwede mag-dive in for another paglapag ng skills. Pero sa exhort, guys, ay mamatay sa kamay dito ni Harit. Napalalim siya doon. Oo. Nagkamali ng pagkapunta doon. Pero nakakatakot dito for Execration. Hindi nila mapipigilan kung gantong very fluid or maganda ang rotation ng NXP Solid. Wala silang pang hold against this Ling. Ayun nga yung nakikita ko. Ano eh, Shantel. Kasi nakita na natin ang bilis ng ikot dito ng NXP Solid. Kasi si H2O talagang literal na nagiging finisher. Pag meron maikli buhay or maliit buhay, nandun siya agad sa pwesto na yun sa mapa. Parang nakatatuna yata sa kabraso niling yung pangalan ni H2O, mga kaibigan. Pero yun na lang, another initiation coming from the Akai. All eyes doon kay Harit, pero makakaligtas sa Summon Force. The turnaround is real. Apat ang patay. Xborg na lang yun nasa gitna. Tinan natin kung gusto mga gawin ng Execration. Here they come. Here they go.
Ang bilis naman ang retaliation. Pero flicker in. Pero meron nga siya rito last insanity. Mga ejector! Sir. Here comes the ejector. The setup coming from execration. They're pushing forward. There goes down Xborg. Na-execute? At just like that, yung kalamangan nandoon nasa side ng execration in terms of score at saka network. Para sabi ng execration, hindi namin kailangan umikot. Kailangan lang namin kayong lima. Nandun sa pwestong yun, tsaka namin kayo papatid. And just a second like that, lamang na pong execration ngayon sa ating naro. Plus, the middle lane turret, most crucial, at may sasama pang isa. May nadamay pa. Dito sa ating bottom lane. Naging buy one, take one. Oo, tapos triple kill pala dito yung Lapu-Lapu kanina. So, tignan natin yung gold nung Lapu-Lapu because of that triple kill. That is an easy 4.3k gold as compared to the link that is left at 2.9k gold. Biglang nag-rise up yung ano niya, network, no? Uy, tignan natin. Gusto nga nilang bigyan si Reno J dito pero hindi yata sapat yung kanilang hold. Nag-switch places siya para yung Silvana natin doon tsaka si Chow. Nagkapalitan lang. Hindi nila na-timingan yung isa't isa. Palitan ng Akum, no? Oo, pero ito, delikado siya para yung Ling dito kasi naka-ready ang execration to contest na ba? Ready silang mag-invade. Pero Yawi doon napilitan nga mag-flicker out. Pero tinaga nga sa ulo nitong Lapu-Lapu. Napilitan na nga lang si H2 mag-Tempest of Blades out. Here comes the Summon Force that's been dropped. Pero hindi nga nila aabutan. Makakalayo. Pero si James, meron na nga siyang immortality dito. Binabati niya, sinasalubong niya yung execration. Pero Chantel, successful. Successful. Yung alam naman natin na yung isang Ling, medyo importante sa kanya yung pagkakaroon ng purple. Oh, tsaka Daddy A, kasi kanina, ang nagiging key for LXP Solid is the setup play from Yawi. Ngayon, for execution, binibigyan na agad nila siya. Ayun, binato! Okay, okay yun lang. Hindi nila kaya masundan, pero may sagot naman si Rene J. Sinipa nga lang. Palabas. Lang palabas. So, kung pa din yun, probably napatay dun yung Johed. Pero, gano'n sinabi natin, binibigyan na si Yawi dito kaya hindi nakakapag-setup play. And for Yawi, he has the support emblem, so hindi siya ganun kakunat for a tank. Pero maganda yung naging sagot dito ng execution against the setup place of Yawi. Si Yawi yung sinashutdown talaga nila dito. Para wala na agad. Speaking of, look at that. Wasted Hurricane Dance. At alam ng execution yun na pwede tayong kumuha ng turtle. Mas matapang sila ngayon. Cooldown ng Hurricane Dance nga rito ni Yawi. Pero let's see kung saan nga sila papatungo. Mukhang going to the bottom side. Pwede hasil ito mag-push. Oo, pwedeng puntahan yan. Kasi nandun na naman lalabas ang orange buff ng team. Hindi pa pala nakakuha lang. Oo. Eto na. Napilitan na nga lang mag-last insanity rito si James. Pero speaking of push, they're pushing here in the tier 2 turret dito sa may bottom lane pero wala yata magko-contest. Habang etong si Benedetta kailangan niyang pumalayo, kaapak nga ba ng Cyclone Eye pero nauna si Rene J pero malayo na nga yung Benedetta. Again, eto na naman yung same strategy a while ago ng execration. They're trying to deny the buck para dito kay H2O. Kalahati lang yung buhay ni Yawi. Ayun nga. Pero magic syrup. Pero meron yata ang inabot. Hindi natin mga kaibigan, napalalim yata yung Silvana. Here comes Benedetta. Pero Hurricane Dance pero walang aabutin. Hindi maganda yung position nito ni Yawi. Pero speaking of support, siya yung na-pick up doon. Alam namin na squishy yung isang Chang'e. Pero Chantel, again, yung Vap. Na-deny na naman. Oo. Tsaka kita mga agad, Daddy, ay nangalati agad yung buhay dito ng Cho. And even for Exhort na pull off niya dito or nabigay niya yung damage, nabigay niya yung kanyang Meteor Shower, pero ang sumalunon is yung Silvana. So, kumbaga may sanggal lang dito yung execration against that damage. Eh, look at that, another one. Nag-dive talaga dito ang tropang execration natin. Ejector na naman against Yawi. Yun lang. Just like that, yung setup, yung damage nandoon, mga kaibigan. Na-pick up agad nga nila si Yawi rito, mga sir. At year 2 turret, makukuha na nga nila. At 30 seconds nga rito, mag-up na yung Lord. Mukhang madedayanan na naman ng orange buff rito si H2. So tingnan natin, ladies and gents, ang item dito or ang sitwasyon ng mga items natin. For Ling, 4.9k, hindi pa upgrade na ng kanyang boots. Okay lang. Road to Demon Hunter Sword, maybe. So napilitan siya mag-lifesteal para may sustain agad for the Lapu-Lapu. 7.2k, mga kaibigan. Road to BOD, 3 core items after that BOD build. And for the Harit, ang ganda kasi nung pasok para sa kanya lagi ng Silvan and even the Joid. Talagang Hindi siya mahuhuli. Oo, yung turnaround dun kasi di ba yung unang ginoo, yung Akai, yung sa turtle talaga nag-turnaround yun? Doon ko talaga nakita. Kasi nakapaglapag pa siya ng Summon Force, no? Nakapag-Chrono Dash pa ng ganun. Tapos eto na, yung mga sequence of events. Pero eto na naman, same play na naman yung gagawin rito ng execration. Pero NXP, handa sila na i-defend yung Serpent, mga sir. Here comes the last insanity burst damage coming in. Patay rito si Joey. Pero tin natin yung Benedetta na sa may kanan. Pero execration still pushing forward. Summon Force, grabe yung sayaw na pinapakawalan dito ni Sapnu. Pero si Sapnu nga ba yung harit? Dalawa sila. Ayun ang tanong. Dalawa sila Sapnu, Daddy. Pero to for execration.
situation kahit pares na dalawa yung I mean tig isa yung napatay exhort and backbet for execration rejoin for execration tinuloy pa rin nila for the Lord kasi walang burst damage rin dito NXP solid so look at that supposedly magkocontest si Rene J and even Yawi papasok sila dun sa may Lord Pit pero sobrang bliss lang for this team execration 7th na ating score ngayon and H2O gumawa na paraan para makapag-secure siya ng buff sa kanyang link pero nandito na yung execration okay okay may mabilis naman ang kamay rito ng H2 with a pinch poise nga diretso nga agad sa orange buff kukuha nga agad siya dito habang ang magbibigay ng vision dito para sa execration si Pakbet using the Jawhead pero Lord is marching here in the mid lane pwede ba tayo mag-item check ng saglit ng direct mama ito lang natin kung meron ba na dagdag na item ayun ang sakit ng ano sakit na ng harit daddy Feather of Heaven Calamity Reaper tsaka concentrated energy. Ayun pa, natalian. Okay. Wala ng Tempest of Blade stage 2. Alam ng execration niya. Tapos merong Lord dito na execration. Ayun, pwede sila mag-dive in if ever. Pero tignan natin dito ha. Wala ng Piraga armor rito si James. Pero he's holding on to that immortality. Ayun lang, nagpa-flicker out nga siya. Papunta doon sa base. Pero Slord is still up. Yung inhibitor turret doon sa may mid lane. Mababasag surely. Pero ito na nga, yung execration kumakatok sa pintuan ng NXP solid. Going here in the bottom inhibitor. Ito naman ang kanilang next target rito. Grabe naman. Yung gameplay na pinapakawala nila dito. Dalawang inhibitor kagad yung nabasag nila and just like that here comes Yawi with the hurricane dance pero ang kulat na nung harit hurricane yung summon force nilapag exhort will fall pero H2O nakapick up pa ng isa pero din natin James naku po he rolled out pero mukhang delikado habang lapu-lapu talagang tower lock lang eto na nga mga kaibigan isa tira na yun for that game everyone congratulations execration. Sabi ko, kumbaga sa akin lang, walang personalan, trabaho lang. Oo, sabi niya, bahala kayo dyan. Ako, papatay ko na base ng kalaban natin. Pero ito, mabago tayo mag-post analysis na tayong dalawa, si Coach Patrick Viray, titingnan natin or pakikinggan natin ang kanyang insights on this game number 1. Shout out ka pala sa 55.4K viewers natin on Facebook at sa ating... pangalan nito YouTube that is 20.5K yun so coach ito pala Coach Patrick Viray nagalaw ka ba dito pala ito pala ano si coach yan 20.5K shoutout nga pala kay Kenneth Brian Del Rosario kay Jocas Abisamis kay S.Y. Lowe yan shoutout nga pala sa Chantelle Tabis Dan Lasala Rafi Reyes kay Ron Badwa kay Ali Magpok Bataano Madam Irvic Tigia yan shoutout sa inyo yun sa mga tropang ML sa Kalia shoutout nga pala sa inyong lahat yes. Ganda ng laban oo yung akala natin na sobrang mag sobrang ganda kanina ng performance ko, ng NXT yung pag-snowball ni H2 tuloy-tuloy pero simula nung doon Ito na. Ayun na. Si Coach Patrick. Ingin natin yung insights ni Coach Patrick. Coach Patrick, ano bang masasabi natin sa game number 1 na yan? Nakarapos kami ni Coach Patrick. Ako dito. So, yun nga, no, Ate Chantel. So, nakita nga natin yung grabe talaga yung pag crowd control kay H2. So, naka-snowball si H2 nung early, pero hindi niya natuloy-tuloy. Kasi, kapag magre-replay sila doon sa buff, so, magagamit agad niya yung SS niya. Kasi yung Sylvana, kapag nag-commit ng SS, meron pa silang Jawhead eh. Pang follow-up eh. Oh. So, hirap talaga si H2. Tama. It makes sense. Tama si Coach Patrick. So, pag nag-out yung Ling, maglalapag lang ng summon force yung Harit. So, yun. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na sila. Oo. Kaya yung itsura ng formation na execution kanina, Sylvana, tas after nun, magpo-front na si si Harit. Kasi magbito to ng CC niya, no? For siguro yung medyo sila doon sa medyo hindi nakuha ni Boss Yawi yung niya doon, yung positioning niya para ma-protect na maayos si para ma-create ng space kay H2. So yun, sa tingin ko yun yung nagkulang yung spin kay kay Boss H2. Pero doon sa game number 1 na yun, possible kaya na nagkaroon tayo ng comeback for the side of NXP Solid? Kung meron or kung possible, ano sana yung dapat nilang ginawa? Possible. Kung siguro tumagal ng onte, naka-item yung chaka nila and X-Board, kayang-kaya nila mag-dep. Kahit dalawa clear, Lord or tatlong Lord pa lang, kaya nila mag-pass clear. So, sa tagang, ang talaga nila dun is kung makukuha man nila yun or
hindi makukuha yung gustong gawin execration na mapilitan si H2 mag SS pang out. So yun, kung nagamit ni H2 yung SS niya na tama, yun yung Hurricane Dance ni Yaoi. Talagang X yun, NXP yun. Oo. Oh. So sayang, sayang na for NXP solid. Pero for game number 2, mag-coach Patrick Viray, ano sa tingin mo yung kailangan gawin ng NXP solid para mag-extend tayo into game number 3? Sa tingin ko sa NXP solid talaga 'to. Eh. Pag nakuha nila tong game 2, tuloy-tuloy 'to hanggang game 3. No. Okay. Yan ang masisigurado ko sa NXP. coach, eto na. Baka meron ka pang last shot, shoutouts, gusto mo mag-thank you, tsaka kung makikita ka ba na ulit namin sa mga susunod na Just ML Cup? At saka ano abangan sa mga tao? Yan. So, yun nga sa kuwali yung unang ano namin, unang move namin. So, yun, thank you, Ma'am Chantel and Sir, ano. And sa Just ML, thank you sa pag-invite, sa pag-guest dito. And, yun, thank you sa inyong lahat, pati sa mga sumusuporta, pati sa mga bashers, thank you din. Kasi kundi dahil sa inyo, hindi naman ako makikita dito. So, yun, salamat sa inyo. Mahal ko kayo. So, thank you rin sa team. Ayan, thank you so much. Make love, not war. No? Oh, make love, not war. So, hopefully makita ka pa namin, Sir Patrick Viray, sa mga iba pang tournaments ng Just ML. Kaya naman eh, next time, pag wala ng pandemic, para safe tayong lahat. So, yan, thank you. Let... Kumaway. Zoom. Thank you ulit na Coach Patrick Viray. Pinaulakan mo kami Just ML. And the first time ever na makita natin si Coach Patrick Viray on a tournament saying his insights. So, ayan guys. Ang ating game number 1, Next Play Solid versus Execration. Isang mainit na kakaibang laban. Mainit? Sobra. Nainitan ako. Hindi. Nainitan ako. Hindi pala yun. Hindi, mainit kasi si Next Play Solid. Sabi ko, ang term ko nga kanina, si H2O, sobrang init niya. Para siyang tubig na napakuluan na agad. Umpisa pala ng laban. Oo, eh, si Billy ka po. Nagkakastita eh. Si Idol Sapno. Tinanong ko sila, laro ka ba? Mm-hmm. Oo daw. Eh, nang, ano pala, isa ba siya dun? Oo, dalawa kasi. Sabi dalawa ni Macbeth dun kanina, lalaro ako. Kaso, tatlong phone dun yung gamit ko. Eh, nakita ko, nag-comment kanina sa comment section natin eh. Ano ba tayong giveaway ngayon? Ano ba tayong giveaway? After nung ano, after ng series na to. Ayan guys, ha, guys, sinabi ni Daddy Aiman na tayong giveaway after the series. Comment kayo dyan sa Facebook natin, share nyo stream. Same on YouTube, sa mga replays natin, comment kayo doon, okay? Yun, shoutout nga pala sa lahat na naka-tune in ngayon. Wala, hindi ko na mabasa, sobrang dami na nanonood ngayon. Sa lahat na naka-tune in sa YouTube, sa Facebook, shoutout sa inyo lahat, pala sa lahat na mga... Oo. So, eto na, mga kaibigan, ready na agad, mainit. Ang bilis, mainit ang ating game number 2, parang may halong, ano, kailangan makabawi ako dito. Halika na, sabi natin yan. Oh, halika na, draft na tayo. So, yan, blue side naman natin ngayon, mga kaibigan, is going to be execution, at red side natin ang NXP Solid.